Ahoy! Panibagong araw na naman at ito na naman kami at mag-aasikaso ng mga kakainin namin, ng agahan at pang-paulam namin mamayang gabi. Tara, samahan niyo kami. Ahoy! Ito nga't maagang gumising si Camille at ako kay kagagising ko lang naman. Stress na kasi ako ng madaling araw nakatulog. O diba? Parang pumasok din ako sa trabaho, night shift pa rin. Maaga rin naman kasi kami gumising kahapon kasi naglakad-lakad din kami sa labas. Nakakapagod din naman mahiga maghapon. Kahit rest day mo, parang nakakatama din na maghihiga na maghihiga. So nang lagad-lagad kami sa labas, medyo kumulimlim kaya yun. Umuwi na kami at baka abot na kami ng ulan sa daan. Mahirap din kasi abutan ng ulan dito. Wala ka masyadong masisilungan, lalo na kung wala ka laging dalang payo. Pag nasa bahay ka lang kasi wala kang iisipin kundi kumain ang kumain. Well, iisipin mo ulit pagka nakaupo ka naman kung anong kakainin mo mamaya. Pero mamaya din naman papasok na rin kami sa trabaho. Isang araw lang naman yung off namin. Kaya ayun, sinulit na lang namin din. Alam mo naman tayo pag nasa abroad, imbis na mag-isip ka na lang, eh, ikain mo na lang, di ba? Wala rin matutulong pag-iisip. Punta nga rin kami ng Kaufland kahapon para magtingin kung may mga sale ng itlog. Kaso, sawi kami at wala naka-sale. Hanggat maaari kasi, kada buwan, nag-i-stock kami ng itlog para kahit papano, pag hindi ka sinisipag magluto, eh, madali na lutuin na lang yun. Piprito mo na lang kasi yun, di ba? Kaya ilaga mo na lang. Solve na ang araw mo. Lalo na pag pecha peligro na. Eh, ang hirap pa naman mag-budget. Ang hirap din mag-isip ng kakainin mo araw-araw. Nga lang kasi, hindi ka pwedeng hindi ka kakain pag papasok. Dahil kailangan mo ng lakas pag nagbubuhat ka. O kasi, rice's life talaga ako. Umiikot ang ulo ko pagka hindi ako nakakain ng kanin sa isang araw. Yun, umiikot talaga ulo. Alala nga namin yung pakpan sa rep. Kaya kahit maaga pa lang, kinain na rin namin. Ginawa na rin namin almusal. Healthy living. Nakakarami na nga ako kaya nakahalata na si Camille. Hindi ko kasi namamalayan basta kain lang ako ng kain. Kaya ayan, nakihalo na si Camille. Baka ba daw maubusan ko siya eh. Ah, bahala siya dyan. Basta ako, kakain lang ako nakakain. Sa totoo lang, sarap talagang kumain ng pakwan. Ang hirap lang kasi magbumili eh. Gawa ng layo ng bitbitin mo. Layo kasi ng supermarket. Hindi naman asin malayo-malayo. Kumbaga, mahirap lang kapag may bitbit kang ganyan kalaki. Tapos maglalakad ka lang. Yan lang ang ginagawa namin dalawa eh. Katapos kumain, pasok ng kwarto, nagutom, yan, may merienda kami, prutas, kanin, kape. Pero hindi rin naman ganun kadalas kasi syempre, depende lang din sa budget. Medyo may kamahalan din kasi. Kaya nita namin minsan pag naka-sale. Kasi pag naka-sale sila, mas marami ang mabibili mo. Lalo na, mas malaki pang pakwan na mabibili mo pagka naka-sale siya, diba? So yun nga, makakain na kami ng kanin at malapit na matapos yung nilulutong ulam ni Camille. Fast forward na nga, katatapos lang namin kumain dyan. At eto, naisipan muna ni Camille mag-practice muna ng gitara. Gustong-gusto na kasi daw niya matuto ng mag-gitara na tuloy-tuloy as in mabubuo niya yung kanta. Kaya yan, sinasanay niya yung paglipat-lipat ng mga daliri niya at pag-i-strum. At dahil supportive tayong kaibigan, ay yan, pakwan para sa iyo. Yan na lang ang gawin mong microphone. Ha 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 ha.